Kabrigada dito pala sa number one morning show, ang Morning Hotout! Woo! This time around, at katatapos ni Brigada Johanna at Mika magkantahan, dako naman tayo syempre sa ating kapupulutan naman ng aral. Kacrafts tayo ngayon dahil kasama natin yung umaga si Mr. Warren Losito Zamora. Ayan. Natuturuan tayo ng iba't ibang estilo kung paano gumawa ng souvenir items. Okay, good morning sir! Magandang Morning Hotout! Good morning po ma'am! Magand- ito po naman mga fans mo sir! Sa mga nanonood po, magandang Jensen at ayun po, magandang umaga. Ayun, ngayong umaga nga po para mas mapasaya natin ang ating morning. Ano nga po bang ituturo nyo sa amin? At syempre, of course, pati na rin sa ating mga viewers. Mm-hmm. Ang ituturo ko lang po ay yung basic na paggawa ng ating souvenir na pwede natin gawin kahit nasa bahay lang po tayo. At saka po, may mga YouTube na po tayo, social media po tayo. Kung wala po kahit na nag idea, pwede kayo mag-search sa YouTube. At saka pag nakakuha kayo ng idea, pwede nyo pong improves na sa inyo at hindi nyo totally gagayahin. Yun! Perfect! Uy, napakaganda ng story ni Sir Warren kasi he's a member of PWD. Kumbagay tinatawag natin na persons with disability. That's true. Kasi di ba minsan masyado nating ina-underestimate yung mga persons with with disability not knowing what they are capable of doing. That's right. At eto na nga mga kabrigada, ha! Kung kayo dyan, wala kayong kasing galing na kamay ni Sir Warren. Ako, eto, tuturuan niya tayo mga kabrigada dahil gagawa tayo ng cupcake. Pero ay, towel! Cupcake? Imagine? Na towel? Cupcake, pero towel siya. Oh, sige sir, simulan na natin niya. Turuan mo kami, ano ba dapat nating gawin? Ihanda. Materials na po natin is yung mga basic na local products ng mga towel na nabibili po natin sa palengke. Syempre, pakita natin to. Ayan, ito ayan. Po. Ayan. Pagkano ba usually yung mga ganyan? Yung bimpo. 15 pesos. Oh, 15 pesos. Oh. Bimpo. Ayan. Ayan po. First po, ipopold po natin as a triangle. Triangle. Ayan mga kabrigada ha, dapat triangle. Triangle. Tapos, kukunin po natin yung taas, ilalagay sa gitna. Oh, sir, ipakita muna natin. Ayan mga kabrigada, ayan. Fold nyo ng triangle and then i-fold nyo rin yung upper. Ayan. Mm-hmm. Pagkatapos po, wait lang, medyo... mess, yan. Messy lang. And then, ayan na po. And then, ang gagawin is parang hotdog? Hindi po. Hindi po hotdog. Hindi yan hotdog. Ano yan, sir? From taas, cupcake ipo-fold po, siya. From taas po, ipo-fold siya sa gitna. Alright, sa gitna. Ayan, sa gitna. Mm-hmm. Dapat po maganda ang pagka-fold para maganda po ang kalabasan ng ating cupcake. Yun naman. Ayan. Kasi usually po, sa mga ganitong klaseng souvenir, yung presentation talaga yung pinakamahalaga. Correct. Kasi at yung saka, una ito nakakita. Na po. From dulo po, kukunin po natin siya, iro-roll po natin siya. Para magkaroon tayo ng cupcake. Sa edge. Sa okay. Edge, opo. Okay. Ayan, i-roll natin hanggang sa maging... cupcake na po. Ayan. Pag-roll po natin siya. Mm-hmm. Roll na po ng roll. Ayan. Rolling in the... roll. Ano, ganyan? Opo. At saka meron po tayo dito pang... ang tawag dito is... lace na rin po ito siya, pang lace. Lock po. Mm. At saka pag gusto niyo po kung ano ang gusto ninyong design, pwede niyo po siyang lagyan. Mm-hmm. Make it by choice lang po. Alright. Depende sa creativity ng tao. Opo, use your imagination. Huwag maging tamad. Hoy! Wow! Sir Warren talaga. Ayan. Ayan. Pag na-roll na po siya, lalagyan na po natin yung lace niya. Lace. Ayan. Sa gitna. Paglagay, yan. Mm-hmm. Kailangan yung sa dulo. Let me help you, sir. Yes, okay. Ma'am, please ma'am. After nyan, ang sekreto lang po ay ilalak siya by pin. Pinaka-edge po. Ayan, ang galing ni ma'am. O, diba natin? Oy! Mga bata ha, mag-ingat kayo kasi medyo matulis. Tama po yan. Parental guidance is needed. Oo. So yung mga kabrigada, nakikita natin na yung lace po ay nasa gitna nung tinatawag nating cupcake. Pero actually, sabi naman ni Sir Warren, kahit ano naman pwede nating ilagay, depende sa choice ng tao. Ang galing ni ma'am. Itutusok ko na! Ayan, natusok na. Hoy, galit ka sa cupcake ha? Hindi naman, kailangan talaga may force. Oo. Yan. Ayun, oh. After nyan po, magkakaroon na po tayo ng ganito po yung finished product. O, pakita natin. Yan. Sir, ayan, iyan. O, oh, diba? Pero yung ano dito, pwede nyo rin siyang dagdagan sa taas, yung kagaya ng nilagay ni sir sa taas yun. O, depende. Pwede nyo siyang lagyan ng mukha nyo, ng kahit ano. Cupcake na siya, pwede ko siya kainin. So, sir, kumbaga, magkano po ba ang isang ganyan kung
kung kayo po ang magbibenta? Kung ako magbibenta, pwede na po siya 35 each. And then, pag marami yan po, pwede ko po siyang ibibigay ng 30 each. Oh, nice no? Kasi yung tinatawag natin na towel is 15 pesos. And then dagdagan lang natin ng mga designs. Depende, meron naman siguro tag 5 niyan. Ito yung napili ko, flower siya. Parang ano. Bakit? Pag syempre, wala lang. Kasi pag yung theme mo is pang baby, baby shower, or baptismal, pwedeng-pwede ito ibigay sa mga ninong at ninang. Ayan, 30 pesos lang. Oh, ayan sir, bigyan naman natin ng information ng ating mga kabrigada. Anong klaseng events po ba yung kinikater nyo para gumawa po ng mga ideal souvenirs? Lahat po ng mga events ang ginagawan po namin ng souvenirs. Like baptismal, wedding, pwede na rin po sa patay. Ginagawan po namin lang. Maganda yan ha, maganda. Di ba kasi minsan wala tayong medyo magandang pasabog pagdating sa mga ganyan. Kasi nga, thank you, ganyan. Pero meron pa siya dito ang iba't ibang klase ng souvenir items. Pakita natin sa camera. Isa-isahin naman natin kung magkano yung mga presyo. Ito po, yung hawak natin siya sa magkano po yan. Ito po, pwede po siya 65. Pag maramihan po, bulto pwede na po siya 55 pesos. Sir, meron ka rin po bang mga tawag sa kada item na mga ganitong ginagawa mo, mga kada souvenir? Yan. Actually, wala naman po ako talaga ang tawag dito. Ang ginagawa ko lamang po is sinasabi ko, pinapasabi ko sa mga customer ko kung ano yung gusto nilang idea. At pag present ko, ini-improve ko na lang po yung mga idea nila. Like nice. This one po, candle. Candle. Opo, ito, iba yan po yung kauna-unahang ginawa nyo. Opo, very kwan po to siya. May SV, sentimental value. Boy, SV. SV! SV yun mga kabrigada. Ayan, opo. Ito, wedding ko to. Magkano naman po yan? Ito, 25 pesos lang po. Mm-hmm. Ito sir, itong sunod. Ito naman po is, actually as straight to siya. Mm-hmm. Ay, okay! Tapos nilagyan lang po ng lace at saka nilagyan po ng... For ayan. Wedding naman. Ayan, eto na siya. Ayan. Oh, nice, diba? Yung simpleng ashtray, abay bonggang ano na, souvenir items Ama. Para sa wedding event. Eto sir, saan ka naman po? For example, sa ating mga kabrigada na ngayon, talaga nagagandan. Wow, gawa ni Sir Warren. Ano po bang contact number nyo? Saan po ba kayo pwedeng malapitan? Contact. Oo. Okay. Para po sa mga interesadong bumili ng aking mga item, pwede nyo po akong kontakin sa numerong 0909-056-474 or pumunta na lamang po kayo sa Pops Civic Building or Door A and A, Door 1 A and A or sa aking fan page like my fan page Party Box, bongga. At eto sir no, kasi nga member po kayo ng PWD, ano naman yung mensahe nyo sa katulad nyo o di naman kayo yung mga normal pero wala hindi masyadong ganun ka ganda yung kamay sa paggawa ng mga crafts? Sa mga wala naman po masyadong guts na gumawa, huwag po tayong matakot sumubok kung ano ang ating gustong gawin. Ang kailangan lang po natin is tiyaga at saka huwag maging tamad. Sa mga katulad ko pong PWD, patuloy lang po sa pagpangarap at huwag maging tamad din po. Minsan po kasi may disadvantage po kay PWD, nagiging tamad porque PWD na lang po. Huwag po tayong ganun. Dapat patuloy po sa paglaban ng ating buhay. Yeah, exactly. Kaya nga yung sinasabi nila na minsan it's not about what you know, it's all about what you do with what you know. Kasi diba talaga naman na it's not about na kung kumpleto ka man o hindi. Okay. Kasi minsan nasa determinasyon, syaga, at kung ano-ano pa dyan na dapat talaga i-maximize natin yung binigay sa atin ng Diyos. Diba? Tama at Jessa? Tama ka dyan, Brigada Johanna. At talagang saludo kami dito po sa Morning Hataw sa iyong pagbahagi, syempre, na iyong talento sa ating mga kabrigada, Sir Warren. Ayan, naiyak na po kayo. Hindi po. Pero meron po ba kayong mga gustong pasalamatan batien. Po? Or batiin? Syempre, nasa TV na kayo. Opo, eto po. Pinapasalamatan ko po lahat ng aking mga kaibigan na sumusuporta. Mm-hmm. Especially, best friend ko andito po. At saka, sino best friend yan? Sino yon? Jordan po. At saka, Jordan. Yung mga friend ko po na nanonood, thank you so much sa malangsawang suporta. Yehey! Maraming salamat once again, Sir Warren, sa iyong mga souvenir items. And of course, makabrigada sa pagbabalik po ng Morning Hataw, kasama natin si Dr. Marius Orlando Oco. And of course, pag-uusapan po natin yung destruction of Daisy. Bakit nga ba may mga taong ganun? And of course, bakit nga, ano ba ang cure sa mga ganun yung mga mindset, makabrigada? Yan ay hihimayin, makabrigada, sa pagbabalik ng... Morning! Hataw! Thank you so much.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Limit. Damang